You're always on the move, but you want your news delivered to you quickly, anytime, and anywhere you want it. Now, get your news on demand on ANC and ABS-CBNNews.com with the new BlackBerry Bold 9900. It combines the best of both worlds with liquid graphics-enabled fluid touchscreen and the iconic BlackBerry QWERTY keypad. Browse the news with the touch feature, then share your opinions with the type feature. The new BlackBerry Bold 9900 Touch. Type together. Yung Pasig River kasi is a part of our life. Nakita natin na there is a need to, again, bring vitality to Pasig River. And this is an aspiration that is common to everybody. So it will be very easy to gather people around the cause that we all want to do. And when we have this, the pleasure of working with common-minded people is something that is assured to us, and the fulfillment of being able to attain what we want with Pasig River. It's just around the corner if you have people working together. I'm sure the Armed Forces of the Philippines, just like every soldier, will look forward with enthusiasm in partnering with ABS-CBN for this big event. It's going to be the totality of people whom we have been working with and having fun while doing so. We're really excited about this. Your Armed Forces fully supports the Run for Pasig River 11-20-2011. With your help, the river will flow with life again. Welcome back to Hot Copy. We're talking with former Anak Mindanao Party List Representative Mujib Ataman. And a while ago, you had said we should continue the peace talks. Yes, time frame or time frame? Alam mo, Karen, ang peace talk naman hindi nilalagyan ng time frame. Pero mas maganda sana kung meron. Pero ang hirap mo lagyan. Kasi wala pa sa kasaysayan ng ibang bansa rin na naglalagay ka ng time frame. Pero mas madali, mas maganda. Ang tingin ko, mas madali, mas maganda. Okay. Now, what can we give the MILF? There is definitely weakness in the existing peace talks. This has been going for more than 30 years. They want something, it turns out, we cannot give. Karen, tingin ko ang isang weakness ng MILF, dapat i-strengthen nila yung discipline within their organization. Okay. While talking. Second, okay, dapat i-strengthen yung mechanism para okay, hindi mangyari yung mga ganito. Okay. On our part din, dapat. Kasi, Karen, ano yun? Mujib, imagine mo, may JCCH ka. Meron kang IMT, International Monitoring Team. Tingin ko, dapat i-strengthen mga to para hindi mangyari. Then, yung coordination nila, dapat. Pero ako, never and will never, Karen, tingin ko, yung all-out war solution dyan. Tandaan natin yung history ng Mindanao. Doon napaka-complex. Pero kung giyera lang ang dalhin natin dyan, mauubos lang resources natin. At mauubos lang mga kababayan natin, yung kasundaluhan natin pa yung mga kababayan natin. No, but I wanted to ask you this is, did you read the tweets a while ago that by talking to the MILF, we are already giving them legitimacy? Number one, a regular person cannot arm themselves. Like, I've said this many times, if a teacher were frustrated, di naman pwede bumili ng armas yun at mag-form ng armed group. Criminal na siya. Karen, so what legitimizes these groups? You get my point? Pero Karen, etong ano, gusto kong kasi napaka-vague nung Twitter na yon. Anong legitimacy? Unang-una may cause sila, di ba? May pinaglalaban sila. So, ang tingin kong pakikipag-usap sa kanila, kinikilala natin na meron silang ipinaglalaban. Okay. Kung hindi, bakit tayo nakikipag-peace talk, di ba? Mm-hmm. Ang tingin ko rin, kung gusto nating i-address yon, dapat irespeto natin kung ano yung ipinaglalaban nila. Pero with conditions. Ito, huwag kayong gumawa ng gulo. Huwag niyong gawin. Halimbawa, etong nangyari, naging emotion tayo, hindi dahil doon sa namatay na 19. Kung hindi, sinasabi natin, Karen, merong namatay. Merong nahuli at pinatay. Ang tanong, totoo ba? Ito yung mga dapat nating alamin. Para kasi ang isang problema, Karen, ilang mga kapatid natin, masyadong napopularize yung insidente nung Basilan. Pero tandaan natin, before this incident, ang daming pangyayari sa Samar, sa Leyte, sa Surigao. Pero ni isa walang nananawagan ng all-out war. Kaya ang mas tinitingnan ko, hindi kaya ito bahagi ng
misconception or misperception against the Muslim. Mm-hmm. Mas yun yung tinitingnan ko eh. Kasi kailan lang merong nagsunog sa Surigao ng mga minahan. Do sabi, hindi ko kinokondem yun kasi pinaglalaban nila yun. Pero ang point ko, meron ding nagpapasabog ng mga landmines sa Bisaya. Pero bakit sa ating bansa, ilang mga leader natin, walang nananawagan ng all-out war against these perpetrators? Pero bakit dito meron? Hindi ko sinasabi na hindi ipunish kung sino man ang may kagagawan kung tama yung findings natin. Should the MILF surrender? Surrender those that are guilty within their ranks or suspect. Tingin ko, Karen, I'm sure pag legitimate MILF, baka hindi nila i-surrender yun, no? Pero ang point ko, meron silang, ang isang organization dapat may internal disciplinary. Yeah. Diba? But you're being idealistic. You're giving us yung dapat, but hindi yun eh. Si Waning na lawless element na... Hindi, si Waning naman dapat is eh. Is an MILF. Hindi, ang point ko nga, hindi nila inamin. Kung inamin nila, ako, Karen, I'm sure, si Waning yung kidnapper dyan sa Sambuanga, Sibugay. Kung aminin nila yan, part nila, ang tingin ko, malaking problema yon. Pero, hinahabol yan ng sundalo natin, hindi sila nagre-react. Ha? So, ibig sabihin, baka lost ko man, dating MILF, nagbuo ng sarili. Okay. Ang inamin lang nila so far, Karen, yung ano eh, yung Basilan incident, di ba? Si Asnawi. Mm-mm. Ang rason naman kay Asnawi, Karen, ako alam ko ang buong kento na yan, ha? Nahuli siya sa airport ng Zamboanga. Yeah. Kasi nagdadala to ng pilgrim sa Mecca. Okay. Ang rason, dahil doon sa 207 incident ng Marine. Pero Karen, ang tanong ko ngayon, una, kung tunay na MILF to, bakit hindi pinag-usapan sa panel? Si Asnawi. Si Asnawi, di ba? Okay. Dapat pinag-usapan nila yun. Bakit may warrant of arrest? O kung may warrant of arrest, bakit nila kinakanlong kung tamang... Pero alam mo, Karen, ito ang tanong ko ulit. Ano na ang nangyari doon sa findings? Kasi merong fact-finding ginawa ang JCCS at IMT. Kinulong si Asnawi at tumakas si Asnawi. Kaya nga, kinulong siya at itinakas. Nang isang sub-commander, hindi ko ng Los Coman or ng MILF. Ng kamag-anak niya. Itong ano ko. Kasi, but that's exactly the point. You're saying the whole problem. Kaya nga, Karen, ito. I-focus natin dito sa issue na to para malinawan natin lahat. Ngayon, ang tingin ko, kung hindi nila to pinag-uusapan ng panel, party to be blamed sila. Kasi inaamin ng MILF na member nila. Mm-mm. Good point. Diba? So it's the panel, you're saying. It's the panel. Kasi dapat pinag-usapan nila. Good isang point. Member mo na may warrant, ba't hindi mo nililinaw? Pero ito, Karen, bumasa ako ng Inquirer kanina. At pinuga pa nila. Okay. Hindi, nagbasa ako ng Inquirer kanina. Doon sa inside page ng Inquirer, ang sinasabi, drain up yung kaso. May recommendation yung JCCH at IMT para i-draft yung kaso ni Asnawi, dahil Abu Sayyaf yung nagbehead. Kaya ang point ko rito, ang point ko rito, Karen, tingin ko yung mechanism nila may problema. Yeah, that's bakit a very umabot good tayo point. Sa ganito? Oo. So you're saying tapos the mechanism ngayon, of the peace panel itself. Ang tingin ko, dapat i-review nila at pag-usapan. Kasi kawawa yung mga ordinaryong Muslim na walang kamuang-muang dito. Kawawa yung mga pamilya ng kasundaluhan natin. Okay. At kawawa din yung mga leader natin na nananawagan ng all-out war. Hindi nila alam kung ano ang real score dyan sa ground. All right. Okay. We don't have enough time, but then your last words. Karen, When is the appointment for ARM, by the way? When is this Karen, coming hindi up? Ko alam. Hindi mo alam. Ang alam ko lang, na shortlist ako, 6-7. Pero yung perception dyan na ako, never, hindi ko pa alam yan. Okay. Do you think Ed Caballo should be appointed? He was former MILF spokesperson. Do you think he's he'd be qualified? Good? Yeah, qualified. But would he be good for the region? I think mahirap maghusga at this point in time. Hindi pa naman natin nasubukan. Okay. Pwede lang natin husgahan yung mga nasubukan na natin, Karen. Okay, last words on ARM. Karen, unang-una dapat, tingin ko it's time na yung mga leaders natin sa ARMM, buuin nila ang sarili nila, paano tingnan at i-address yung mga problema na nangyayari dito. In fact, kung meron dapat i-focus ang ating mga leader ngayon, lalong-lalo na yung mga Muslim leader, itong pag-address ng criminalidad at yung ongoing conflict sa area na ngayon. Okay, all right.
Good luck to you, at sir. At Karen, ito oh, pa, may panawagan kami. By November 3 to 7, yung Mindanao People's Interfaith is coming to Manila para magkaroon ng lakbayan para sa kapayapaan. Ah, you'll be there? Yes. Okay, Karen. All right. That's Head Start today, everyone. I'm Karen Davila. I hope you learned something. Have a nice day and see you again tomorrow.